usual. Good day. Okay, so meron tayong gagawin dito mga idol. So kung mapapansin nyo, iba na tong working area ko. So lipat ako dito mga idol kasi napaka fresh air dito. So ito ang gagawin natin mamaya. Isang suni na ang tawag nito ay ito. Homo geosystem. Shake. Tas times 10D or X10D. So yan ang model niya, or ito ang tinatawag na Sony Shake. Okay, so yan sila. Pinapagana ko na. So balik ako sa pag Tagalog mga idol, kasi sa pag-English kasi nagkadapa-dapa ako nun sa English. Oo. Hirap tayo ron, hirap mag-explain pag mag-English. O, tapos nagkadugo-dugo yung ilong ko doon. Nagkadugo-dugo ang kinulangot na ilong. Okay, so ito. So ang complain ng mayari nito mga idol, may sound daw pero mahina. Pero nung tinisting ko siya, wala namang sound. So ito, ipaparinig ko ito sa inyo. Kung may sound ba talaga. Pero wala to ah. So ito, turn on natin. Tapos tingin tayo dyan. So nilagyan ko pa, ginlagyan ko na siya ng ano. Ito, USB. Yan. Tapos play natin. Yan, nag-play na siya. Ito, volume natin. Taasan natin, i-maximum natin. Oh. Walang sound. Tapos ang sabi ng mayari, may mahina daw na sound. Oh. So, witness kayo ha. Oh, wala talagang sound. Kasi nakipag-argue yung mayari nito sa akin. Sabi niya, mayroong mahinang sound yan, baka sira yung speaker mo. Sabi ko, wala namang sound. Siya, mayroon yan, mahina ang sound yan. Kaya hindi na lang ako nakipag-argue sa kanya. Oh, so hindi ko na lang pinatulan kasi siya may yung mayari. Hindi tayo babayaran. Okay, so ito naman, oh, witness kayo, oh, walang sound, oh, maximum na, oh, ito yung speaker niya, tapos nakakabit naman, oh, ito yung sa ilaw doon sa speaker, ito yung mga ilaw, tapos ito yung sa speaker, oh, kahit lipat natin sa kabila, oh, wala. Tapos i-check natin ito sa multi-tester. I-check natin ang speaker. Baka sira talaga itong speaker na to. Check natin itong oh. Okay naman. Narinig niya naman, may tunog. So meaning, buo yung speaker. So ang problema nito ay nasa amplifier niya. Ito. Okay. So papatayin natin to. Oh. Huwag nating papatayin. Kawawa naman. I-turn off lang natin. Tapos unplug. So ang pagbaklas nito mga idol, ito unahin natin to. So ito, may contact number ako sa mayari dito, pati sa kabila, dalawa ang number na hiningi ko dito. So ito, mayroon pa isa dito. So ito, unahin natin ito.
saka yung likod. Ang tagiliran ang unahin, tapos ang likod na. Okay, so babaklasin ko na lang muna mga idol. Pabalik na lang at mamaya. Okay mga idol, so pasensya na. Wala muna akong shoutout ngayon mga idol. Kasi ang sama ng pakiramdam ko. Sakit ang ulo ko mga idol. So tatapusin ko lang ito. Tapos magpapahinga muna ako. O, para may matagal na kasi akong hindi nakapag-upload. 1 week. 1 week na siguro. Tapos pangit na ang pakiramdam ko ngayon. Okay, so sa next video ko na lang ang dami ko kasi sanang i-shout out mga idol kasi ang dami ng bumibisita sa channel ko. Pero na timing mga idol na sakit ng ulo ko. So stress siguro to, magpapahinga lang muna ako mga ilang araw. Sana ay maintindihan niyo. Okay, so ito na siya mga idol. Ito yung main logic board niya or ito yung main board. So ito tinitrace ko ito mga idol kasi ito yung galing sa papunta ito sa amplifier. Ito yon. So ito yung pumapasok dito papunta na sa amplifier. Ito yung amplifier board. Oh, so sinusundan ko siya dito itong ribbon connector na ito. Dito yun pumunta. Tapos may nakita ako ditong nag-corroded na ito. Mga corroded na itong binabrasan ko na. Tapos dito rin itong mga pins niya. O itong mga pins niya kinalawang na rin. Tapos yung ilan bang paan ito? So 4, 6. So bali itong pin number 20 niya dito kasi nandito yung number 1. Oh, nandito yung number 1 dito. San ba? Itong gagamitin natin pang turo. So dito yung pin number 1 kasi nandito yung mark niya. So bali dito pin number 20 to kasi 20 pins. Itong sa pin number 20 disconnected na siya sa board niya. Kasi nung pag-brush ko, tapos ginamitan ko ng magnifying glass. Kita ba? Hindi makita yata. So, ang pin number 20 niya ay dumikit sa pin number 19. So, meaning, disconnected na siya sa board. Kung ganon. Okay mga idol, so ipos ko na lang muna, tatanggalin ko na lang muna yan at ayusin ko yung pagkahinang dyan. Okay, so medyo matagalan ako mga idol kasi nung pag-resolder ko nyan, natanggal ng tuluyan yung pin number 20 sa IC na to. Oh, natanggal ang pin number 20 sa IC na yan, pati ang itong ceramic kapasitor na ito. So pinalitan ko na lang tapos ang liit pa. So hanap lang ako ng paraan para madugtungan yung naputol na pin number 20. Okay, so galing kasi dito sa CPU. Ang gamit naman nito mga idol ay kapareho sa yung LG na sa previous video ko, yung sa LG na component. Digital audio din ang gamit dito. O, kaya ang digital audio, marami kasing noise yan. O, kasi hindi purely yan na sound lang. O, kasi sa digital audio, kasama na dyan ang display. Kaya maingay siya. So, galing dito sa CPU, ipapakain yan dito sa IC na ito. O, bali itong IC na ito,
Ito yung nagpapalinaw sa digital audio. Yan yung output dyan. Pin number 6 at pin number 7. Dito. Tapos ang mahirap pa. Madilim. Tapos ang output nito, pin number 6 at pin number 7, tumatawid na, pupunta na dito. Tapos punta na sa amplifier doon. Dito. Punta na yan dyan sa audio, sa power amplifier. So babalik ko lang ito. Tapos mag-testing na tayo. Kung na-okay na ba ang itong mga kinalawang dito. Itong IC na ito. Itong IC na ito, napaka-importante ito sa unit. Kasi siya ang, di ba sa LG na component, gumagamit pagkalabas ng signal na digital audio, pinapakain yon sa malapad na IC. Tawag ay audio signal processor. Ito naman, ganito din ang trabaho nitong IC na ito. Yan. So ikakabit na natin to, tapos mag-testing tayo kung na-okay na ba ang, pero mag ano pa muna tayo, mag audio test para malaman natin kung buo pa yung power amplifier, kasi baka sa power amplifier ang problema nito. Kakabit na ang speaker, pati ang itong sa light nya. So mag-audio test tayo para malaman natin kung buo yung speaker, ano yung power amplifier. Yan, umiilaw na pati ang speaker. So power on natin. So mag-audio test tayo mga idol. So kakapain natin ang output ng dito. So okay siya. Lipat natin sa kabilang speaker terminal. Isa lang kasi yung pinadala kong speaker nito. So sa kabila naman tayo. So okay. So meaning buo yung power amplifier niya mga idol. So ang gagamitin natin dito, i-lower lang muna natin ang volume. Lagay natin sa minimum. Okay. So lagyan natin ng CD lang yung CD lang ay testing natin dito mga idol. Open natin. Yan, reading na. Reading. Tapos play.
Okay, tapos nakaminimum tayo. Taas natin. Okay. So gumana na siya mga idol. So ganyan ang speaker niya. Taasan natin ang volume. Okay na siya mga idol. Okay, so dito yan lang yung problema mga idol sa may kinalawang dyan sa audio processor. Itong IC na ito. So ito yung IC na yon. Harong tayo. So ito yan. PCM5101A. So ganyan yung natanggal na pin number 20. Positive supply yun, DVDD kasama dito sa 1 CPVDD. Magkaganyan lang sila, positive yan. Kaya kapag walang natanggal itong 20 tapos hindi mo may kabit, so walang supply yung dito banda. Merong mawawala dito sa kanila. Tapos 6 at 7, ayan yung out right at out left. Tapos kung mapapansin nyo, walang input right, input left, na wala kasi digital audio siya. Okay, dito pinifeed ang digital audio kasi maraming noise paglabas dito sa output niya, wala na, malinaw na. Okay, so ganyan lang mga idol. So hanggang sa muli mga idol, bye bye.